Eh, sabi ni Rocky ngayon, tingnan ninyo, ang palusot. Hindi paliwanag ito eh, palusot. Kaya mapapansin nyo, wala na, nasa idne. Kaya ang, alam naman ninyo si Digong nyo, pag nasusukol, ha, pag pinag-aralan ninyo, yun na yung kanyang kultura. Pagka nasukol na siya, ang gagawin niyan, pasasamain ka. Pabababain niya ang labanan, ha? Pababain niya, gagawin niyan cheap, ha? Mababang uri ang labanan. Saan ka po pipintas ang yung pagkatao mo? Ha? Para ano ka? Mapagtawanan ka, maging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. Hindi ba? Sa paningin ng mga tanga. Pero ngayon eh, mulat na ang marami. Alam na yan, halata na. Kaya nga sila hindi magkandatuto ngayon, ha? Kung papano nila palulusutan. Eh, isa lang naman ang nakikita na lang paraan dyan, kundi gumawa ng diversionary tactic. Hindi ba? Magpapalabas sila ng kung ano-anong mga balita para matakban yan at saka mapag-usapan yung personalan. Di ba? O, ngayon, ang sagot ni Rocky dyan, eh, mantakin mo niya. Ano sabi niya? Bakit kukwestiyonin natin yung tao, yun daw mga nasa likod ng family ng mga kriminal? Hindi niya masabing hindi totoong kriminal eh. Di ba? Bakit? On record, ha? Merong kopya ng mga dokumento galing mismo kung saan sila bansa gumawa ng krimen sa Taiwan. Edi, ang sabi ni Roque, bakit daw yung tao ang kukwestiyonin? Samantalang, ang kadil daw dito ay yung kumpanya. Yung bang kumpanya nakapunta mag-isa sa DBM? Ha? Yung bang kumpanya ang kumuha ng pera? Ha? Hindi. Yung mga officer ng kumpanya na kausap ninyo, di ba? At ang kausap nyo, yung mga nasa likod ng kumpanya. Oh, ibig niya sabihin eh, hindi importante yun. Ang importante itong kumpanya. Bakit daw dadalhin mo rin sa tao? Eh talagang ganon. Kailangan malaman mo kung sino itong mga nakikipag-transaksyon at katransaksyon ng gobyerno. Gobyerno pa man din ang katransaksyon nito, mga kaibigan. Eh ang mga kaso nila, scam. Ha? Stock market sa Taiwan, binaboy nitong mga walang hiyang ito, di ba? Parang yung ginawa nung panahon ni Erap yan. Ha? Nawala na yun, di ba? Yung si Dante Tan ng BW Resources. Ngayon, palusot na eh, mga kaibigan eh. Hindi na na-address ng tamang sagot yung question. Napakaraming issue nito. Una, mahal. Overprice, mga kaibigan. Questionable ang pagkakabigay ng kontrata. Ha, mga kaibigan? Questionable. Bakit mo ibibigay diyan sa mga kakilala mo? Sabihin mo, dumaan sa bidding yan. Halimbawa, siyempre, papalusutan nila yan. May bidding. Alam naman natin, yung bidding, yayariin yan. Di ba? Yung bidding. Ba't napunta rin sa kakilala ninyo? Doon sa kinu-question sa droga. Ba't sa kanya napunta? Sa kumpanya, nakasali siya. Hindi ba? Presidential, ano siya? Economic advisor. Mga kaibigan, bawal yun eh. Nang una, bawal yun. Kaya kailangan, alam mo yung kung sino ang talagang mga nasa likod ng isang korporasyon, ng isang kumpanya na kinakausap ng gobyerno. Kasi kung hindi pala issue ang tao, lahat na ng nasa gobyerno,
ha, ay pwede nang makipag-deal sa gobyerno. Hindi ba? Kasi hindi pala sila importante ron eh. Importante, may kumpanya, may korporasyon. So, pag may korporasyon yung mga kamoting yan, eh sila na kukuha ng kontrata. Bakit hindi ang gawin ni, eh di ang gawin nyo na lang, sino ba head ng DBM? DBM? Oh, anong DOH? Si Duque, di ba? Si Duque. Oh, eh di ang gawin na lang natin eh, si Duque, pagtayuin mo ng kumpanya. Ha? Kasi hindi naman importante kung sino nasa likod ng kumpanya, di ba? O pagkatapos, doon sa kumpanya ni Duque, doon mo i-award, doon mo ibigay yung kontrata. Ha? Sa pagbili ng kung ano-ano. O, ganun ba 'yon? Hindi, di ba? Mga kaibigan. Unang-una, bawal nga eh sa mga nasa gobyerno ang mag-engage diyan. Pero kung sasabihin mo na yung kumpanya lang ang kausap mo at baliwala yung tao, abay pwede nang gawin yun. Ganun na lang ang gawin ninyo. Di ba? Maglolokohan pa tayo. Eh talaga wala na kayong lusot. Hindi ho ba? Pagkatapos, ibibintang mo rin sa nakaraang administrasyon, eh ikaw yung nakaupo ngayon eh. Hindi ba? At saka ang issue, hindi naman sila nagbenta ng, hindi naman sa panahon nila ginawa yan pagbili ng maanumalyang yan. Hindi naman inimbento ng mga senador yan. Kasi yan ay nagbase lamang doon sa audit report ng Commission on Audit. Mga kaibigan, at habang itong mga taong ito ay wanted na pala sa ibang bansa, nakipag-transaction pa ulit nitong nakaraang Disyembre. Kailan ba yon? June. June pala, June. Oh, ilang buwan lang nakaraan. September lang tayo ngayon. Mga kaibigan, nakatransaksyon pa. Ala na ho eh. Napakahirap ng ipaliwanag yan. Eh ako nga eh, ang pagkakaintindi ko dyan ha, ako ang paniwala ko sa mga sandaling ito, yung biniling yan na overpriced, wala naman tayong alam. Saan ba dinala yan? Pinamigay ba sa publiko yan? Milyong-milyon yan ah. O halimbawa na, sa mga government agency nila binigay, specifically sa DOH, ganun ba kayo karami? Ha? Asan yung mga kwan? Yung mga delivery kwan yan, receipt? Pakita nyo, di ba? Kung paano nyo i-distribute yung mga maskara na yan. Kaya ang paniwala natin, dahil wala yan, wala pa yan sa mga sandaling ito, hindi pa lumilitaw yan, hindi pa rin yata natatanong yan, eh binili nila yan, tinago lang. Pagkatapos, kasi mahal nilang naibenta, di kumita na sila. Mahal nilang nabili. Kasi overpriced, pinatungan, nagkaroon ng padding. Eh, ang paniwala ko dyan, nilabas sa publiko eh. Gumamit sila ng mga ng network nila eh. O, benta nyo ito, dispatchahin mo. Domoble kita nila. Double jeopardy. Mga kaibigan, sa ibang salita, doble katay, double dead. Mga kaibigan, kumita na sa pagbili, pinagkakitaan pa yung binili dahil ipinabenta nila sa iba. Hindi ba? Eh kahit ipamigay na nila yung, kumita na sila eh. Pero hindi. Ang paniwala natin, pinagkakitaan pa yun. Kasi wala namang report na nagkaroon yan eh. Sa dami niyan, pwede ninyong ipamigay. Di ba? Pwede kayong mamudmud eh. Any face mask nga, wala rito. Magtaka kayo ha, dito, ni walang naipamudmud na face mask, walang face shield. Pero nung pumutok ang COVID sa Wuhan, matandaan ninyo ha, si Gordon, Philippine Red Cross, mga kaibigan, alam ba ninyo, dinonasyon yan? 1,000,000 face mask dun sa China. Samantalang sa Pilipinas, wala silang idinonasyon. Oh, mga kaibigan,
Magtaka kayo. O ngayon, ito na. Wala na, sukol na ito eh. Ewan ko lang kung kasi may mga bluff sa kanila, di ba? Katulad kay Lacson. Narinig ko yung video eh. Ni Digong nyo eh, dun sa gabi ng lagim. Pinakakalat ngayon yan eh. Yung video na yan eh. Gabi ng lagim. Maliit ako eh. Gabi ng lagim sa radyo, di ba? Oh, eh, pag mahirap ka, no, radyo lang eh. Bago kayo matulog eh. Makikinig muna kayo na radyo. Sunod-sunod yung drama na yun. Oh, gabi ng lagim na. Yan. Yan ang ano ngayon. Gabi ng lagim na sa TV na. Live streaming pa. Mga kaibigan. At saka kung makapintas itong Presidente Digong nyo, hindi ba kayo naaalibadbaran? Ha? Kayo ba'y nagsasalamin? Kung makapintas ka sa iba, eh, kabastusan na yan eh. Bastos ka na yan eh. Di ba? Hindi ganyan ang... Alam niyo, ang presidente natin, dapat, ano yan, statesman. Sa mga kandidato ngayon, may statesman ba? Wala. Bakit? Kasi stateswoman meron tayo. Si Vice President Lenny Robredo. Sa statesman, wala. Stateswoman, meron. Hindi, statesman ang tawag doon, di ba? Yung hindi ka pumapatol sa mga mabababang uri na usapan, mga debate lang. Dapat mataas ang uri ng labanan. Ito hindi. Baboy na labanan. Mas mababa pa sa mababang di lang mababa. Ha? Baboy na labanan ang alam nito. Kasi mga baboy ang kasama. Hindi ho ba? Oh, nakita mo si Roque. Hanapin mo yung dating litrato ni Roque. Nung hindi pa namamantikaan ang uso niyan sa gobyerno. Ang itsura niya ngayon, tsaka yung pagtabihin mo. Oh, hindi ba ngayon ang itsura ni Roque parang garapatang busog? Busog na busog. Nakala mo sasabog eh. Ha? Mga kaibigan eh. Pag ito'y nabdikit sa tinik ng cactus, abay, baka sumabog eh. Di ba? Oh, sa taba, mga kaibigan, at ang mantikay, nagmamantika ang muka. Kaya yan eh, dapat ang pangalan yan eh. Kwan eh, ano ba pangalan yan? Hari Mantika Roque, mga kaibigan. Oh, wala na, babuyan na ang nangyayaring labanan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Maging tayo nga, tayo. Hindi tayo pwedeng matulad sa mga gagong troll ngayon. Kasi kung ganun din ang mangyayari pag presidente na si Vice President Lenny Robredo, wala rin kwenta. Huwag nating masyadong bilugi ng ulo ng tao sa hindi totoo. Hindi nyo napansin, ito, binilog ang ulo ni Duterte ng kanyang mga kampon. Yun ang ginawa nitong mga troll. Kaya pati yung iba na tanga, natangay nito. Natangay ito eh. Ha? Na ano sila eh, na... Nahikayat sila sa ganung paniwala, ha? Na kung iisipin mo, ang paniwala nila, si Duterte ubod ng linis. Mas malinis pa kay Virgin Mary. Ha? Mga kaibigan. Ang tingin nila kay Duterte, pag sinabi ni Duterte, pag binasbasan ni Duterte ang kanal, pwede nilang inumin yung tubig ng kanal, mga kaibigan. Yan, ganyan ka, naging ganyan kabulag, ha? Ang mga panatikong ito.
Kaya walang kwentang ano yan eh. Tao yan, hindi kailangang isinasama yan sa pagpapasya, sa paghubog ng tamang paniwala. Kasi ano yan eh, bilanggo ng katangahan yan eh. Bilanggo ng kamangmangan, nalunod sa sariling imagination. Ultimong sarili niya na paniwala niyang totoo yung paniwala niya, yung pinaniniwalaan niya. Madalit sabi, hindi gumagamit ng utak, pera lang ang katapat. Di ba? Huwag natin gagawin yun. Pagka, halimbawa, naging presidente si, kahit ngayon, tatakbo pa lang halimbawa na presidente, huwag kayo masyadong sip-sip, yung over-sip-sip. Di ba? Pagka nakita niyong mali, yung ginagawa ng mga tao niya, punahin niyo. Bakit? Makakatulong sa kanya yun. Yun nga intensyon natin, kaya tayo pumupune. Ha? Pinupuna natin yung mga nakapaligid, di ba? Na mga hinduropot. Bakit? Ha? Kasi gusto natin makatulong sa kanya. Eh wala. Ang gusto pala nito talagang hinduropot ang kasama. Di ba? Eh si Vice President Lenny Robredo, hindi naman ganun ang gusto niya. Eh. Tandaan niyo yan. Hindi naman yan ang pakay niya. Wala siyang pakay manloko. Hindi niya kailangan sambahin siya. Kamukha ng ginagawa dito, sinasamba si Duterte. Ha? Ito'y idolatry na to. Di ba? Idolatry yan eh. Timo, ang isip nung si Kibuloy, di ba? Siya raw ang ano, pumipirma papunta sa langit. Di ba sira na ulo niyan? At itong naniniwala, naniniwala sila. Ano tawag mo ron? Idolatry yun. Sumasamba ka na dyan. Hindi na Diyos ang sinasamba mo, yan na sinasamba mo. Hindi kayo dapat matulad dyan. Walang sino man sa atin. Makakatulong ka sa isang, katulad kami no, nakaupo si Mayor Lim, o yung grupo namin nila, ka Jerry. Pinagbababanatan yung mga nakapaligid kay Lim na si Raulo. Gumagawa ng ano, kalukuhan. Meron pa nga ako inchik na tinulungan dyan eh. Hayop na mga inchik yan. Kinuna ng pera ng pulis. Ah, pinainam pa yung sinet up pa. Eh sinumbong ko kay Mayor Lim. Isinama ko yung inchik. Eh doon namin pinuntahan sa break pass. Eh nung bago kami dumating, nandun lahat yung pulis, yung commander. Eh nung nakita ko ni Mayor Lim, kasalukuyan silang sinesermonan. Eh nakita ko, biglang nagbago na ang ano ni Mayor Lim, di na siya nagalit. Ha? Eh, halika, pare, sabi nga nun. Tapos sabi nung general sa akin, yung dating director ng MPD, pare, mabuti, dumating ka. Ay ko, bakit ho? Kanina pa kami minumura niyan eh. Sabi, araw-araw, sana pumunta ka rito, ha? Mga kaibigan, tas hawak-hawak yung dyaryo. Sabi, ito nga, pinababasa sa amin yung dyaryo, yung kolo mo. Eh ngayon, nung maya-maya, eh kausap ko na si Mayor. Sabi ko, Mayor, kasi oh, itong Chinese, ganito ang ginawa eh. Ganyan eh. Kinuna ng pera eh. Sabi nga, asan yung ano, yung commander, ando doon, mga kaibigan, halika nga. Sabi, yung ginawa rito, robbery, extortion yun eh. Sabi ni Mayor Lim, ganito na lang, sabi, habang total hindi pa naman na isusulat ni Percy yan, eh, sabihin mo rin sa tao mo, kung hindi, pakukulong ko siya, ha? Ibalik niya yung pera. Tapos, yung incheck, ah, hindi pala kasama yung incheck. Kinuwento ko lang. Ngayon, nung may order na si Lim na isoli yung pera, tinawagan ko yung incheck. Sabi ko sa incheck, oh, sabi ko, dalin mo na rin sa ano, tatawag sa'yo, ha, yung police. Kako, tatawagang hanapin kasigurado nung police. Yung kaibigan mo, yung nagbigay ng pera kako kasi kaibigan niya rin yung nilapit niya. Hindi ko naman nakaharap yung hiningan eh. Ang nakaharap ko yung kaibigang pinalapit sa akin, inchik din eh. Sabi ko, nagtitinda yun eh sa Divisoria eh. Diba ko kung ano tinitinda?
Ngayon, sabi ko, ibabalik yung pera sa kanya. Yung pera, sabi mo sa kanya, ha? Natakot yung incheck. Sabi, ikaw na lang kuha, sa iyo na lang pera. Sa takot niya, baka siya pagbantaan nung polis, di ba? Kasi binuko niya, sinumbong, di ba? Nakarating kilim. Oh, yun, nagkapera ako. Masama ba yun? Ha? Binigay sa akin eh. Hindi ba masama yun eh. Mga kaibigan, sabi ko nga kunin eh. Natakot yung incheck dahil pulis yung kausap, di ba? Ayaw nang humarap doon sa pulis. Sabi, ikaw na kausap, iyo na lang pera. Oh, loko, di nagkapera ako, di ba? Oh, tayo, public service eh. Oh, kasi, pagka nakukuha nyo eh, nasisita ng pulis ako tinatawag eh. Oh, inerbyoso yung mga yan eh, mga kaibigan eh. Di ba? Eh, masama eh. Hiningan ko siya ng pera. Hindi eh, talagang ayaw na niyang kunin. Hindi na nga nagpakita sa akin yung incheck eh, kailanman eh. Natakot din eh. Oh, ay, kasalanan ko ba yun? Eh, bueno. Ano yung sinasabi sa akin? Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, General Galvez. Ang isang kaibigan nagmamahal sa iyo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?